Isang Pilipino ang napiling California Teacher of the Year. Ang parangal na ito ay ibinibigay sa limang pinakamagaling o top 5 sa 300,000 teachers sa buong California. Ang pangalan niya ay si Lovelyn Marquez Pruher. Siya ay isang English teacher dito sa Dodson Middle School sa Palos Verdes, Southern California. Si Lovelyn Marquez Pruher, isang Pilipinang English teacher, ay naparangalan bilang California Teacher of the Year. Siya ang kauna-unahang Pilipina na nakatanggap ng pinakamataas na parangal para sa pinakamagaling sa 300,000 teachers sa buong California. So talagang proud ako na isa ako sa limang napili ng California Department of Education to be the Teacher of the Year. Kasi really, this is, teaching is my passion. Talagang mahal ko ang ginagawa ko. Pag ring ng bell sa mga 3 o'clock, hindi mo ako makikitang magmamadali pumunta sa kotse para gawin kung anuman. Nasa classroom ko ako, nagwawalis ako, naglilinis ako ng mga mesa. Talagang gusto ko na pagpasok ng mga estudyante ko sa classroom ko, alam nila na prepared ako para sa kanila, na talagang ang gusto ko ibigay sa kanila lahat ng makakailangan nila para maging successful sila, katulad ko. Kasi as you know, born ako sa Philippines. Pumunta ako dito nung 9 na taon lang ako. Gusto ko na, alam ko talaga na American dream ng parents ko na makapunta kami, na maging successful kami, ng ati ko. So ang gusto ko malaman ng mga estudyante ko na kaya din nila. Na miski kung anumang hirap, kaya nilang i-overcome as long as alam nila na kaya nila, na kailangan nilang humingi ng tulong kung sa teacher nila, kung sa counselor nila, kung sa parents nila, na kailangan i-take seriously nilang yung education nila, kasi without education, talagang walang mangyayari sa kanila, di ba? Lalo na ngayon, very competitive na ang society. High school diploma is not enough anymore. Kailangan nila na talagang pumunta sa college. Kailangan nila na if they decide na hindi sila magka-college, at least pumunta sila sa vocational school na mag-specialize sila in certain skills so that no matter what, they're successful. Malaking impluwensya sa kanyang pagtuturo ang kanyang kinagisnang Filipino values. Alam niyo, as a Filipino-American, nung malita ko, simbahin kami. Lagi kaming pumupunta sa simbahan every Sunday. So alam ko na hindi ka pwedeng magsinungaling. Kailangan dapat honest ka. And I think yun ang ginagamit ko sa classroom ko ngayon. I'm very honest. I'm very open with my students. Mahilig akong magkwento. Kinukwento ko sa kanila yung buhay ko, yung nangyari sa akin nung malita ko, yung mga ibang bata na niloloko ko kasi mukha raw daw akong incheck, na yung niloloko ako kasi hindi ako masyado marunong mag-English. You know, kinukwento ko yun sa kanila. So once nakita nila na okay ako, na makita nila yung vulnerability ko, na minsan umiyak pa ako sa harap ng mga estudyante ko pag talagang yung kinukwento ko sa kanila very touching. Pag nakita nila yon, all of a sudden alam nyo, yung mga stories na sinusulat nila, really, really powerful. Meron ako isang estudyante, pagkatapos ko shinare yung story ko about being bullied, ang sinulat niya yung story niya na yung parents niya were abandoned her, tapos yung Department of Child Services came, kinuha siya, tapos hao ngayon nakatira na siya with her grandma. So you know, for a student, a 13 or 14 year old, to open up na ganong yung i-share yung personal story para magbigay ng message na love your children, take care of your children, they're, you know, God's gifts to the world. To me, it's worth it. Gaya ng nangyayari sa maraming immigrant na estudyante, si Lovelyn ay naging biktima din ng bullying. You know, lately in the media, lagi nating nadidinig bullying, right? Pero you know, that's existed for a very long time. And I think immigrants,
even Filipino immigrants are a target of that. Mm-hmm. Kasi syempre, iba tayo, di ba? Iba pananamit natin, ibang itsura natin, ibang pagsasalita natin, minsan may accent tayo. Mm-hmm. So minsan, madaling maging target ng bullying. Mm-hmm. And so my advice to Filipino parents is talagang maging aware tayo. Dapat talagang inoobserbahan natin yung mga actions ng anak natin. Mm-hmm. Obserbahan natin yung baka masyadong quiet, bakit kaya? Mm-hmm. Pag ganun meron kayong nanonotice, tawagan agad ng school, tawagan agad ng teacher. Mm-hmm. At mag-communicate to find out what's happening. Kasi alam niyo, minsan nangyayari pag ganun yung mga bata, sumasagot o kaya umaangil, automatically akala natin, oh, salbahing bata, di ba? Or, but really, sometimes there's a deeper issue. And it could be bullying, it could be cyberbullying. So really, be aware. I think ang inspiration ko to be a good teacher are yung mga teachers ko din na talagang nung una akong pumunta dito sa United States, nakita nila na may potential ako, nakita nila na even though limited yung English ko, meron akong mga importanteng gustong sabihin sa buong mundo, you know? So, I think it's just somebody who gave me a chance, who listened to me, and who believed in me. Yung seventh grade teacher ko, si Mr. Zabel, math teacher siya. Every year, meron siyang math competition na hina-host. Tapos, sabi niya, sinong gustong mag-try ng competition na pangalan? Chalk Talk. Tapos sinanong ko, ano yun? Sabi niya, bibigyan kita ng topic, tapos magsusulat ka ng 5 to 10 minute speech about it, tapos you're gonna pretend to be a teacher and iti-teach mo yung topic na yun. Mm-hmm. And I think from that point on, when I gave my Chalk Talk and won first place in 7th grade, I just knew. Mm-hmm. Nakamit na ni Lovelyn ang kanyang pangarap o American Dream bilang isang teacher, ngunit may isa siyang pangarap na mas higit pa sa kahit anong parangal. So as you know, na-name akong California Teacher of the Year. Also, isa akong National Board Certified Teacher. So in a way, parang feel ko na-reach ko na lahat ng goals ko as a teacher. But really now, I have to remember, teacher din ako ng anak ko. Oh, yeah. So, making sure, oh my gosh, I'm getting emotional now. We are first, as parents, we are our children's first teachers. And I'll leave it at that. Sorry. We are our children's first teachers. So, sa lahat ng magulang out there, just huwag natin kalilimutan yon na no matter kung anong level ng edukasyon ng nakuha natin, whether high school graduate lang or college, marami tayong pwedeng ituro sa kanila. Ang pagkakapili ni Lovelyn Marquez Brewer bilang California Teacher of the Year ay isang bagay na pinagmamalaki ng Los Angeles County na kanyang nirepresent sa California Teachers of the Year competition. At ito din ay isang malaking karangalan para sa lahat ng Filipino-Americans sa buong California.